You're watching Boxing Entertainment TV. Ating balikan ang tagumpay ng mga boksingerong nagbigay karangalan sa ating bansa sa larangan ng boxing. Sila ang mga boksingerong nagwangi ng mga medalya sa Olympics mula 1932 hanggang 1996. Si Jose Villanueva ay pinanganak sa Binondo, Maynila noong March 19, 1913. Siya ay isang amateur boxer na nagrepresenta sa Pilipinas sa larangan ng boxing noong 1932 Los Angeles Olympic. Tinalo niya si Joseph Lang ng USA para masungkit ang bronze medal at iniwi ang kauna-unahang medalya ng bansa. Pagkatapos ng kanyang boxing career ay naging trainer naman ito ng mga professional at amateur boxers. Isa sa pinakasikat na boxer na kanyang hinubog ay ang dating World Junior Lightweight Champion na si Gabriel Flash Elorde na kalaunay naging Hall of Famer dahil sa kanyang pagdominan ng 130 pounds division sa loob ng 7 taon. Ipinanganak noong March 18, 1945, si Anthony Villanueva ay anak ni Jose Villanueva na naging kauna-unahang boxer ng bansa na nag-uwi ng Olympic medal sa Pilipinas. Sa pagsasanay sa kanya ng kanyang ama sa murang edad at pagpasok niya sa boxing team ng Far Eastern University, sa edad na 17 ay naging miyembro si Anthony ng Philippine Amateur Boxing Team. Noong 1964 Tokyo Olympics, isa si Anthony sa nag-qualify para i-represent ang bansa sa boxing. Nakaharap niya sa finals ang Soviet boxer na si Stanislav Stefashkin para sa featherweight gold medal match, ngunit ito ay natalo sa score na 3-2. Naging kontrobersyal ang laban na ito dahil ang mga manonood mismo ay kumbinsido na si Anthony Villanueva ang nanalo sa laban. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na pinagkaitan ng Pilipinas ng gintong medalya dahil sa pandaraya. Pagkatapos ng kanyang amateur boxing career, pinasok naman ni Anthony ang professional boxing, ngunit ito ay sa maising panahon lamang. Naging aktor din ito sa pelikula at kalaunay naging boxing coach. Si Army Master Sergeant Leopoldo Cervantes ay ipinanganak noong March 15, 1962. Siya ay naging amateur boxer ng Pilipinas at naging SEA Games gold medalist noong 1985 na ginanap sa Bangkok, Thailand at 1987 sa Jakarta, Indonesia. Noong 1988 Seoul Olympics ay iniwi ni Cervantes ang bronze medal para sa flyweight division. Dahil sa ambag na karangalang ibinigay sa bansa ni Cervantes, ito ay tinulungan ng isang veteranong mamahayag sa larangan ng sports para maipagamot ang kanyang sakit na chronic obstructive pulmonary disease. Si Ruel Velasco na tubong Baguio City, Negros Occidental ay ipinanganak noong June 26, 1969. Siya ay nakakatandang kapatid ni Manswito Onyok Velasco at Nolito Velasco na isa sa mga coach ng Philippine Boxing Team. Noong 1992 Barcelona Olympics ay nakasama si Ruel sa mga nagrepresenta ng bansa sa boxing. Sa elimination matches ay tinalo ni Ruel sina James Wanini ng Kenya 16-1, Rajendra Prasad ng India 15-6, Ruan Williams ng Great Britain 7-6. Sa semifinals match ay nakaharap ni Ruel ang malakas na Cuban boxer na si Rogelio Marcelo kung saan ay itinigil ng referee ang laban sa round 1. Natalo man sa match na iyon ay naiwi naman ni Ruel Velasco ang mailap na bronze medal upang bigyan ng karangalan ang ating bansa. Sa kanyang pagretiro sa amateur boxing ay patuloy pa rin ang serbisyo ni Ruel sa Philippine Navy at ang kanyang pag-train sa mga bagong boksingero ng Philippine team. Si Manswito Onyok Velasco Jr. ay isinilang noong January 10, 1974 sa Baguio City, Negros Occidental. Siya ay nakakabatang kapatid ni Ruel Velasco na dati na rin naging Olympian at Lolito Velasco, isa sa mga coach ng Philippine Boxing Team. Unang nakilala ang pangalang Onyok Velasco sa larangan ng boxing na ito'y mag-uwi ng gold medal sa Asian Games noong 1994. Noong ginanap ang 1996 Atlanta Olympics, isa si Onyok sa mga nakapag-qualify
para maging representante ng Pilipinas. Bago nakarating ng finals, tinalo ni Unyok ang mga boksingerong sina Chi Chu Chai ng Taiwan via referee stoppage sa round number 1. Yusbani Aguilera ng Cuba sa score na 14-5. Hamed Verhili ng Morocco, 20-10. At Rafael Lozano ng Spain, 22-10. Pagdating ng finals ay nakaharap ni Unyok si Daniel Petrov Bojidov ng Bulgaria para sa light flyweight gold medal match. Sa di inaasahang resulta ng laban, itinanghal si Bojidov na panalo at ipinalungkot ito ng lahat ng mga Pilipino. Dala na rin siguro ng pagkadismaya isang batikang sports writer at commentator na nag-cover ng match na iyon ay lakas loob na sinabing, "We were robbed of the gold in Atlanta." Ano na lang, panoorin niyo na lang para kayo na mag-decide kung sinong panalo sa amin. Unang kontrobersya sa laban na ito ay ang accurate at maraming mga patama na suntok ni Unyok. Ngunit ang puntos ay napupunta sa kalaban. Pangalawa ay ang impartiality ng International Boxing Association kung saan isang Bulgarian ang pumili ng mga boxing officials para sa mga boxing matches. Pagkatapos ng Atlanta Olympics, ay nag-organisa ang Amateur Boxing Association of the Philippines ng International Boxing Competition at inimbita sila Daniel Petrov Bojilov at ang Bulgarian boxing team. Ngunit hindi ito tinanggap ang imbitasyon. To all the Filipino boxing aficionados, please leave your comment, like and share this video, and don't forget to click the subscribe button. This has been your channel, Boxing Entertainment TV.